everyone, welcome back to my channel. It's me again, Aisha Tariq, Filipina wife in Kashmir, Pakistan. Today is August 19 and today is Monday and time now in Pakistan is 3:45 p.m. Gusto ko lang i-share yung traditional marriage dito, lalong-lalo na sa village. Siya nga pala itong video na ito ay kinunan ni Sis Yasmin nung nandito pa siya. Habang on vacation siya dito, kasi yung daughter ng kanyang asawa, si Brother Maruf, ay kinasal noong August 4 sa lugar nila, near line of control. Malayo na yon sa bag, kasi 2 to 3 hours pa, kasi nung pumunta sila dito last August, 10 sila pumunta dito, nag-overnight sila dito. 4 hours yung travel from their place. Near Hajira na yata, pero Azad Kashmir pa rin yun. Pero malayo yung lugar nila. Dapat sana ako yung pupunta sa lugar nila nung kasal ng anak ng asawa niya. Kaya lang hindi talaga wala. Talagang chance na makapunta ako doon. Kaya nag-request ako na sila na yung pupunta dito. So, alhamdulillah, nakapunta sila dito. Nag-overnight sila. Nakita nyo naman siguro yung video na in-upload ko. Meron akong in-interview sa kanya. And then, nag-video siya habang nag-ano ako ng lunch. Nag-prepare ako ng lunch nila. Bago sila umuwi ng Rawalpindi. So, alhamdulillah, nakarating na sila sa Dubai nung August 15. So, ngayon, yung first day niya ulit sa school. Kaya, thank you so much, sis, sa video na ito. Kaya, gusto ko lang i-share kung paano barat means groom. Yung paano sila pupunta doon sa bahay ng bride. Kaya isi-share ko sa iyo yung video. Makikita nyo dito. It's barat means is a groom procession wedding. Una-una ay maglilinya yan sila kasama yung mga relatives ng groom. Mga lalaki yan una na maglalakad, and then to be followed by mga kamag-anak ng groom na mga babae. And then pagdating naman nila doon sa bahay ng bride, ayan, mag-hug sila, i-entertain nila, tapos papasok sila doon sa kung saan yung gaganapin yung event na kukunin na nila yung bride at dadalhin doon sa bahay ng lalaki. So, mag-hug yan sila, yung mga boy to boy, and then girl to girl din yan, ganyan yung nila dito, yung paano sila mag as a respect. So, isi-share ko sa iyo yung video. Kaya buti nga nakunan ni Sis Yasmin yung punta ng groom doon sa bahay ng anak niya na babae. At ang tawag dyan. So, ito i-share ko sa inyo. Mostly kasi sa ngayon ay sa hotel na kasi ginaganap yung mga kasal. Pero dati-dati nung bago pa ako dito talaga sa bahay, hindi pa uso-uso yung hotel. Sa ngayon kasi bihira na lang yung sa bahay na magse-celebrate ng kasal. Pero maliit lang naman yung diferensya, kasi kung sa bahay magagastos ka din. Kung sa hotel mas mahal. Ang advantages kasi pag hotel na ay wala ka nang lilinisin. Kung dito sa bahay kasi maraming lilinisin pagkatapos ng kasal. So, sa ngayon ay hotel na lang ang dito ang sinisilibrate ang mga kasal. Pero meron pa rin, lalo na sa mga villages, na dito pa rin, sa bahay pa rin sila nagsisilibrate ng kasal. So, isi-share ko sa inyo itong video na
tinunan ni Sister Yasmin at sinend niya sa akin. So sabi ko, ano ko din ito, i-upload ko din para malaman din nila kung paano yung kasal dito sa Pakistan. Lahat ng mga villages dito sa Pakistan, lahat yung ganyan ang mangyayari. And then sa lahat din yata sa India, basta Muslim country lang, sa Bangladesh siguro ganyan din. Hindi ko lang alam, sa Pilipinas hindi ko lang alam kung paano yung mga Muslim, kung paano sila pupunta doon sa bride house. So ito, isi-share ko ito yung video. Bali, ito na yung susundo sa anak ni Marok. Ito yung pamilya ng lalaki. Parang ganun yata. Ayan. Ito yung sa side ng lalaki. Pupunta dito, puro lalaki. Sombrero na pula. Yan ang magiging asawa ni Nadia, yung anak ko. Ito ang sa side naman sa ni Maro. Ito ang sa side ng sa ni Maro, kung saan pa sa side dito, sa side puro babae.